Pode bar? Fil coche na. Oy, may bago na naman tayong segment na pinamagatang FAQ this. Oh, frequently asked questions. Though minsan hindi naman frequent. Anyway, sasagutin namin ang mga tanong nyo from the YouTube comments, Facebook page ng Phil Coche, or minsan sinesend nyo sa aking Facebook page. Pero ngayon pa lang, sinasabi ko na, hindi lahat masasagot namin ha. Baka naman ulanin nyo kami ng tanong tapos magtatampo kayo pag di namin masagot. At syempre, sana naman bago kayo magtanong ay nakasubscribe na kayo sa aming channel. Like nyo na rin ang video na ito para mas tumasang chance na ma-recommend ang videos namin sa ibang non-subscribers. Oh, simulan na natin ha. Unang tanong, pwede bang bumili ng sasakyan sa inyo? Saan ang office nyo? Hindi kayo pwedeng bumili ng sasakyan sa amin. Basically, e-commerce website ang Philcoche. Parang Lazada or Shopee or Zalora. Kumbaga, ang niche lang ay mga kotse. So dito, pwede kang mag-inquire for the cars you want at i-coconnect ka namin sa dealerships at brands. Mas madali kaysa pumunta ka sa showroom mismo. Pero pag bumili ka, ang final part pa rin ng process ay sa dealership kasi doon ang pirmahan ng paperworks at release ng kotse. Sunod naman, sabi ni Charlie, bakit po di kayo? Malamang ako to. Bakit po hindi kayo pwede sa ibang food? Well, vegan ako, hindi ako pwedeng kumain ng karne kasi alam nyo naman siguro ang dahilan. Naaawa ako sa mga animals. Naniniwala ba kayo dyan? Naaawa ako sa mga animals. Kaya nga mabait ako kila Vincent eh. Kasi hayop yun eh, di ba? De, pero seriously, bukod sa health reasons, eh, syempre, kailangan lean and mean tayo. Tsaka para mas mabilis tayong kumilos. At syempre, alam nyo naman, pagka vegan ka at plant-based, eh, laging nakatayo si Manoy. Sunod naman, sabi ni Joseph. Sir, si Joseph ba to? Joseph, ikaw ba to? Hindi, hindi. Iba, iba. Hindi Joseph Estabillo. Sir, sana magkomparo kayo ng Expander at Veloz. Nako, Joseph. Ganito kasi yan. Ang Expander ay against sa Avanza kahit na mas mura at medyo mas maliit ang dimensions ng Avanza. Yung Expander Cross kasi ang tinatapat natin sa Veloz. So, para makompare natin sila, antayin natin ma-launch ang bagong Expander Cross dito sa Pilipinas. Hindi yan naka-embargo, ha? Sabi naman ni LeBron. Kasi LeBron nagtatanong sa atin. Ito. Sabi naman ni LeBron, yung Ranger Raptor 2023, kailan po ilalabas? Hoy, King James, pero nagtatagalog at Daniel Padilla ang picture. Seems legit, ha? Pero sige, wala pa tayong balita or kahit chismis kung kailan ipapasok ng Ford Philippines ang bagong Ranger Raptor sa Pilipinas. Ang alam lang namin, hindi na nagbebenta ang Ford nung lumang Ranger Raptor. So may chance na malapit na yung bago. Pero syempre, pag meron ng update dyan, dito nyo yan unang makikita sa Philcoche. Sabi naman ni Mixite, number 3, hazard light during zero visibility is taught on driving school. I think someone should discuss to LTO about this. Well, sabihin mo anong driving school yan. Nako, delikadong tinuturo nila. Karamihan din kasi sa mga instructor sa mga driving school ay mga old schoolers. So, malamang sa malamang ang bad habits ng nakaraan ay naipapasa pa nila sa kanilang mga estudyante. Ginagawa nilang immortal symbol ang hazard light. Low visibility? Hazard? Illegal parking? Hazard kasi saglit lang daw. Natatay ka? Hazard with matching busina. When in fact, dapat for emergency lang talaga siya. So kung ang driving school mo, sinabi na okay yan, magpa-refund ka. Or even better, report it sa LTO. Sabi ni King Tranduil, Boss Joseph, next naman yung common myths at misconceptions about vehicles. Nako, kay Joseph talaga tinanong yan kasi mga alamat-alamat, panahon pa ni Joseph yan. Alam mo, maganda to. Ano nga ba mga common myths? Magandang sasakyan pag lady-owned, diesel SUVs lang nakakaakyat ng Baguio, manual transmission lang ang matipid sa gas, mahal ang maintenance ng automatic na sasakyan, at madami-dami nga naman to, pero sige, gagawin namin yan sometime soon. But for now, meron kaming tinatawag na newbie guide sa philcoche.com which debunks myths and misconceptions that newbie drivers ask. Just click the link.
or sa description sa baba. Okay? For our last question, sabi ni Ton. Wait, hindi pala ito tanong. Pero sabi ni Ton, miss na daw niya ang shift happens. Okay, so bakit matagal nang wala ang shift happens? Ganito kasi yan. Bukod sa tinatamad na kami at napaka-busy na namin, marami na uling events sa industry natin. Dahil doon, mas naging busy na mga tao kaya nag-iba-iba na ang available time namin. Pero hindi naman ibig sabihin na hindi na babalik ang shift happens. Hinahanapan lang namin ng tamang buwelo para masimulan ulit kahit pa isa-isa lang. At syempre, sponsors. Pero ito pala ang tunay na last. Ito ang pinakamadalas na tanong na nakukuha ko sa aking Facebook page. Sir Stanley, ikaw ba may-ari ng Pilkotse? Well, kung napanood nyo yung isang previous video namin, oo, amwa. Te, joke lang. Hindi, hindi. Host lang ako dito. Hindi ako ang owner nito, hindi rin ako ang vlog. Talagang gwapo lang ako kaya nila ako kinuha as face of Pilkotse. Diba? Halata naman eh. And that's it for the first episode of FAQ This. O alam nyo nang gagawin ha, o mga galawan natin. Mag-subscribe na sa aming channel para hindi kayo pahuli-huli sa latest motoring news sa Pilipinas. At syempre, i-follow nyo ako sa aking mga social media accounts. Kompleto ako nyan, ayan, nasa screen. I-follow nyo ako. At makinig kayo sa aking podcast, Underpaid with Stanley Chi sa Spotify and Apple Podcasts. Kinig na at mag-subscribe. So paano ba yan? Kita-kits tayo sa next video, dito lang, sa Pilkotse. Bye-bye! Thanks for watching. For the latest news, reviews, and anything you want to know about cars and car ownership, visit philkotse.com. Follow us on YouTube, Facebook, Instagram, and Spotify para hindi ka huli sa usapan. Tandaan, kotse ba? Philkotse na!